Kabilang sa inimbestigahan sa pagkamatay ng OFW na nakasilid sa maleta sa NAIA, ang mismong recruiter ng biktima at ang babaeng sumundo sa kanya sa airport. Ang ama naman ng biktima, di napigilan ang sama ng loob na maka-face-to-face niya ang dalawang suspect kagabi. Mia Reyes, ikwento mo. Kasama ang mga tauhan ng Pasay PNP, nagpunta ang ama ni Nidzailin Bajin sa NAIA para tingnan ang kuha sa CCTV ng paliparan. Umaasa silang makikita sa video kung paano at kung sino ang nag-iwan sa bangkay ni Nidzailin na natagpo ang nakasilid sa maleta sa NAIA Terminal 2 noong Miyerkules. Pinakita ng security officers ng NAIA sa media ang CCTV video pero bawal itong kunan o kopyahin. Well, yung sa CCTV natin, na-confirm lang natin na talagang dumating nga itong biktima natin dito sa Pilipinas ng buhay. Depensa ng paliparan, walang kapabayaan sa kanilang seguridad. Pampubliko na raw ang kanilang parking area at hindi na nila matutukoy kung sino ang sumusundo sa kanilang mga pasahero. Kagabi, nagkaharap-harap sa tanggapan ng Pasay PNP ang ama ng biktima, ang recruiter ng kanyang anak na si Rosalie Maldiza at ang isang alias Boogie. Dito di napigilan ni Bajin ang sama ng loob at hinanakit sa sinapit ng anak. Sinailalim sa investigasyon ng recruiter dahil siya raw kasi ang nagsabi sa ama ng biktima na huwag nang sunduin ang anak sa paliparan. Siya na raw ang nagpadala ng susundo dito na si alias Boogie. Sinubukang kunan ng pahayag ng News 5 ang recruiter at si Boogie pero tumanggi silang magsalita. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang motibo sa krimen. Isa sa mga anggulong tinitignan ay ang posibilidad na nasangkot sa illegal na droga ang biktima. Itinanggi naman ito ng ama. Kasi sa pag may drugs sa yun, hindi man siya pwede mag-abroad. Ang gusto namin reviewin is yung sa uncontrolled area. Saan yan, sir? Yung sa portion ng nag-meet na yung mga sumusundo at saka yung mga dumarating. May camera ba doon? Meron po at nakaschedule po kami for another viewing. Mia Reyes, News 5.